Magandang araw! Ako si Ate Michelle at nandito muli tayo sa limang minuto katisismo ng Katikistang Buskol. Ngayong linggong ito, tatalakayin natin ang kapistahan ng Banal na Sangkatauhan o Holy Trinity. Galing sa dalawang salita na tri, na ibig sabihin ay be or tatlo, at unity, na ibig sabihin ay one or isa. Salitang Latin, ito ay tinatawag na Trinitas. Sa Ebanghelyo ni San Mateo 28, mababasa natin rito kung paano sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabing, gawing mga alagad niya ang lahat ng bansa at binyagan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang kapistahan ng Banal na Sangkatauhan ay isa sa mga misteryong pananampalatayang Kristiyano. Tayo ay naniniwala sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona. May tatlong salitang ginagamit ang mga naunang Kristiyano para pantukoy sa misteryong ito. Una, substance, essence or nature. Ikalawa, person o hypostasis. Ikatlo naman ay relation. Una, ang substance ay ginagamit para pantukoy sa pag-iral ng Diyos. Ikalawa, person o hypostasis ay ginagamit para pantukoy sa pagkakaiba ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang relation naman ay ginagamit ng mga naunang Kristiyano para ipahayag ang pagkakaiba ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay nakabatay sa relasyon ng mga ito sa bawat isa. Ano ba ang turo ng simbahan? Ang Banal na Sangkatauhan ay iisang Diyos lamang. Ang Diyos Ama ang tagapaglikha, ang Diyos Anak ang tagapagligtas, at ang Diyos Espiritu Santo ang tagapaggabay natin sa pang-araw-araw. Ang Diyos na may tatlong persona ay nagmamahalan at nagkakaisa. Ang Diyos Anak ay nagmula sa Diyos Ama, at ang Diyos Espiritu Santo ay bunga ng pagmamahalan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Tandaan natin, ang Banal na Sangkatauhan ay sumaatin nung tayo ay binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang binyag ay isang katotohanan sa ating buhay. Na sa pamamagitan nito, tayo ay tinatawag na makibahagi sa banal na buhay ng pag-ibig. Tuwing tayo ay nagdarasal, ito ay ating sinisimulan sa pagtanda ng krus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang bawat pansambayan ng pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ay sinisimulan natin sa pamamagitan ng Naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang kikipagkaisa sa Espiritu Santo. Sa madaling salita, ang ating buhay Kristiyano ay may tanda ng Banal na Sangkatauhan. Mapapalalim natin ang ating pananampalataya sa Banal na Sangkatauhan kung ating isinasabuhay ang bertud ng pag-ibig o pagmamahal. Ang pag-ibig sa bawat miyembro ng simbahan o sa bawat anak ng Diyos o ating kapwa. Kung ating isinasabuhay ang ating binyag, kung tayo ay nakikisa sa hangarin ng Diyos at ng simbahan. Muli, ako si Ate Michelle at magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo dito sa limang minuto katisismo ng Katikistang Buskol. Maraming salamat!